Mga kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks, Chris Cosinero. At ikot ko kayo dito sa Norman Wells today. Siyempre, hindi na tayo update dito sa ating town. Siyempre, papakita ulit sa inyo ang ating town. Wala naman tayo ibang-ibang vlog kundi ang aming town. Tara, pasyal na ulit tayo. Pakilala ko nga pala yung aking aso. Yan, si Bantay. Bantay, itong si Bantay, napaka-bait nitong si Bantay. Hindi mo kailangan ito pakainin, hindi mo kailangan paliguan. Malinis lagi at saka hindi nagugutom. Diyan ka lang, Bantay ka lang dyan ha. Bantay lang siya dyan, no? Nandito tayo ngayon sa dock dito sa Norman Wells. At nakita ko dumaong na yung cargo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na barge. Na tuwing summer, meron kami ditong barge. Sila yung nag-deliver ng mga pagkain, ng mga kung ano-ano mga kailangan dito sa Norman Wells. Mga appliances, woods, kung ano-ano, lahat ng klase na kailangan nandito. Ayan o, kita nyo, no? So andito yung mga sasakyan na yan. Nagaantay yung mga yan ng mga package nila na nakasakay dito sa ano, dito nga sa ano ba to, maliit na barko. Yun. Kita nyo, no? Actually, yung sasakyan yan, galing yan ng Hay River. At bumiyahe yan papunta dito ng ilang araw para sa mga items na i-deliver dito sa Norman Wells. Yun yung access namin. Pag summer, gumagamit kami ng ganyan mula sa city. Mamimili ka sa city, tapos ibabagsak mo sa Hay River, tapos itadalhin ng mga yan dito. Kasi walang access dito pagka summer papunta sa city. Dahil dadaan ka talaga sa malaking river na yan. Eh wala kaming access papunta sa kabilang side ng river. Tara, doon naman tayo sa gubat. Maghanap naman tayo ng mga berries doon. Pakita ko sa inyo. Nandito na tayo. Tignan natin kung marami tayong makukuhang wild berries. Alam ko maraming wild berries dito. Sana berries lang makita natin at walang bear. Kasama natin si Nicole. Hello Nicole. Hi. Ayan o, mga berries oh. Sa gubat lang to, mga kaberks. Oh. Kita nyo yan, mga kaberks? Kita nyo ba? Mga berries sa gubat. Ito yung sinasamantala ko eh, pag nandito ako sa gubat eh. Iba libre. Oh. Libre lang 'yan, mga kaberks. Kuha ka lang diyan. Okay lang 'yan. Oh. Dami, 'di ba? Tikman muna natin. Hmm. Pwede kaya 'to sa diabetic? Ang tamis. Tamis niya. Tamis na, kung nandito lang kayo, kuha lang kayo ng ganyan, no? Hmm? Dami. Hmm, up. Dito, mas marami, oh. Nicole, lalik ka rito, mas marami. Daming berries, oh. Pagka, ano, pagka nakaganito, hindi mo makita yung berries. Kasi yung berries nandun sa ilalim niya lahat. Ayan. Diba, ang dami.
pulang-pula, no? Sarap. Amis. Ano ba yung lasa niya? Lasa siyang strawberry. Matamis na strawberry. Parang gano'n. Ang ganda ng butterfly, oh. Lumipad. Yung iba nasa lupa na, oh. Naka-side na sa lupa, ibang berries. Sobrang dami. Wala naman kumukuha ng mga berries na to dito sa bundok. Kung wala ka namang gagawin at saka day off mo, ang ginagawa namin, lumalabas kami ng bahay, nag-explore kami. Wala ka na bang ibang paglilibangan dito, eh? So, naghahanap kami ng mga berries. Or pag sinuwerte, nakakita ka dito ng mga iba't ibang klase ng hayop, basta huwag mo lang lalapitan. Kasi wild sila, syempre. Pero sinasamantala na namin yung summer kasi ilang buwan lang ang summer namin dito. At mas mahaba ang winter dito, kaya enjoy lang sa labas. Lipat naman tayo ng pwesto. Dito naman tayo sa medyo malayo-layo sa town. Kasi dito hindi pa talaga napupuntahan ng mga tao, kaya mas marami ditong berries talaga. Ang dami, yung pulang-pula, oh. Kita nyo, pulang-pula yung mga puno. Pulang-pula sa mga berries. Wow. Dami. Tara na, mga kabergs. Libre. Libre berries, oh. Saan ka pa? Dami, oh. Kita nyo ba? Kita nyo to, isang sanga na to. Ito lang, isang sanga. Isang sanga lang na to, oh. Dami, no? Wow. Wow, look at that. Dami, oh. Wow. Yung iba medyo sira na. Overripe na yung iba, sayang. Tara, sa iba naman tayo. Ayoko na dyan. Kahit marami pa. Sa ibang lugar naman tayo. Explore natin syempre yung Norman Wells, diba? So, ibang lugar naman tayo maghanap ng berries. Ito pala yung mga wild raspberry na tinatawag. Yan. Maliliit lang siya kaysa sa regular na berries o yung farm berries. Ito kasi wild. So these are organic. Organic talaga yan. So napakaganda yan sa health. Tsatsaga ka nga lang na manguha sa gubat. Pero actually hindi naman totally gubat kasi andito kami sa labas, oh. At yan lang, sa gilid lang ng ano, nitong area na to, ang dami ng berries. So dito naman tayo sa ibang lugar na naman. Yung kanina doon yun, medyo mga 10 minutes drive from there. Dito naman tayo nagpunta. At syempre alam nyo na, sobrang laki ng Canada, diba? Oh. Kasama si Nicole. Si Nicole. Dito naman tayo maghahanap. Ano naman hanapin natin dito? Blueberries. So, blueberries naman daw hanapin natin. Tara, marami ng bato dito, ha. Oh, itong mga tao dito, oh, nagtatapon ng basura. Hindi mo lang alam na nilang... Uy, dito naman tayo. Ano kayang berries ang makikita natin dito?
Ganda ng mga bulaklak dito. Ay, yung butterfly, ganda oh. Ayan oh, dito pa lang sa labas pa lang ang dami ng berries oh. Ayan, oh, mga blueberries naman to. Wild blueberries din yan syempre. So ano din to, organic din to. Pero mas malalaki sa loob. Dito tayo ngayon maghahanap ng mga berries. Ayan oh, speaking. Oh, ayan oh. Andito talaga. Oh, ayan oh. Oh, di ba? Mga blueberries naman. Harap. Ito, dami oh. No? Dami mga ano dito, biyaya ng bundok dito sa kagubatan ng Norman Wells. Kung masipag ka lang, makukuha mo to ng libre tapos kakainin mo, di ba? Di mo na kailangan bumili ng mga fruits. Ang maganda pa dito, libre na, ano pa, organic pa, napaka healthy sa katawan. Kaya lang, matyaga ka lang talaga. Kailangan mo maging matyaga sa paghanap ng mga berries. Ito rin yung klaseng berries dito eh. Ito. Berries din yan, ibang klase nga lang. Ayoko yan, di ako mahilig yan eh. Ayan o, diba? Hirap manguha kasi hawak ko yung isang camera na isang kamay ko. Ayan o. Sa ilalim, dami no. Parang ano lang to eh, parang nasa Pilipinas ka, 'di ba? Sa gubat sa Pilipinas, marami ring nagkalat ng mga fruits sa gubat, kagaya ng bayabas. Minsan may mangga, may duhat na makikita mo sa gubat, 'di ba? So dito naman, mga ganito, mga berries, social, 'di ba? Raspberry, blueberries. Ganda ng view, no? Kung titignan mo yung weather dito sa labas, dito sa side na to, maaliwalas. Pero dito sa side na to, madilim na, mukhang uulan. Or baka umuulan na nga doon sa banda doon. Pero in between kami ngayon. Nasa limbo yung aming lugar. Dito lang sa labas pala, ang dami na oh. Ito usually yung kinakain ng mga bear. Makita mo yung mga bear dito, minsan maghapon sila dito sa isang lugar. Wala silang ginawa kundi kumain lang ng mga berries. Yun lang ang ginagawa nila maghapon. Kita nyo ba? Hindi nyo makita no, pero pag binaligtad nyo sa kanya makikita yun no, sa ilalim niya ang dami no? Hindi ko alam saan kukuha sa sobrang dami oh.
Maliliit nga lang. Maliliit lang itong mga berries dito, pero saan ka pa? Eh, libre naman yan. Di ba? Ano, mag-iinarte ka pa ba? Di ba? Ito man, ang laki ni Bako. Dami na nakuha ni Nicola. Tiyaga ni Nicola. Ako, kinakain ko lahat yung mga nakukuha ko eh. Siyempre, bird din ako eh. Kaya mayilig din ako sa mga berries. Kung nandito lang kayong lahat, no? Kainin natin lahat ng mga berries dito. Tara. Dito lang tayo maghapon. Kwentuhan tayo. May dala tayong upuan. Tapos may maliit na lamesa. Tapos berries, no? Papaka lang na papak ng berries dito. O gutom ka ulit. O papaka ulit. Manguha ka ulit ng sarili mong berries. Diba? Ha? Gustong gusto ng mga ber. Asim. Tama. Pwedeng-pwede nga sa akin 'to, maasim. Kailangan ko daw ng maasim, sabi ni Doc. Maliliit lang 'yung mga puno nila, pero ang dami nilang bunga. Tayong mga damo-damo dito na hindi makikita sa Pilipinas, oh. Kita mo ba? 'Yung mga raspberry kanina, puro raspberry lang doon sa kabilang side. Wala kang makita na blueberry. Dito naman sa side na 'to, wala ka namang makitang raspberry, puro blueberry naman dito. Galing, no? May division sila. Chan ko po yun. May narinig ba kayo? Chan ko yung narinig niyo na yun. So, yun na. Andain namin na kuhang berries at saka raspberry saka blueberries. At ang plano ko, bibili ako mamaya ng salad at gagawin nating dinner. So healthy tayo for tonight. Gawa tayo ng anong tawag dito, ng garden salad. Garden, ang laki ng garden ko, di ba? Pero yun nga, healthy na mga pagkain tayo for today. Ayan ang ginawa ko. Gumawa tayo ng salad. So, kain na tayo. Hanggang sa susunod. Magandang araw po sa inyong lahat. Chris Cusinero po. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef sa tagal na trabaho, pangarap na abot sa Canada na patungo. At di nagpatalo sa hamon ng buhay, para sa pangarap at nabigyan ng kulay. Walang imposible pag kaya mo, kapag kinilu